up Lentita at welcome back sa aking YouTube channel. In today's video guys ay napansin ko guys na mayroon ng bagong dahon itong ating mga tinanim na hoya. Ayan. At tingnan nyo naman, napaka cute. Meron din tayong mga propagation through water nito kaya tingnan natin guys. Wow, tingnan nyo guys yung ating mga propagation on, aarawan sila. Morning sun lang yung nakukuha nila, nadagdagan ko na pala ng tubig itong ating mga pinropagate dito through water. Wala pa rin bagong ugat itong ating mga pinropagate through water na hindi ko alam kung philodendron o pothos, pero ayan, ito try natin magkuha ng isa. Wala pa rin ugat. And then yan yung ating mga propagation. Ayan, may mga shoots na ayan o, itong haba na ayan, ayan buka na yun, nakabuka na ito. Talagang ating silver satin, hindi pa rin naglalabas ng shoots. And ito, yan, meron na siya ding dahon. Si Hoya natin. Palitan natin ito ng water. Tingnan nyo naman guys yung ugat. Oh, napakadami na. Meron na siya ditong mga bagong dahon. Ayan, papalitan ko lang siya ng tubig and then tingnan natin yung maayos yung mga bago niyang sibol na dahon. Ayan na siya guys, napalitan na natin ng water. Malinis na ulit yung water niya at tara doon sa propagation area. Ayan, tingnan natin yung mga bagong dahon. Ito ang isa, kita nyo ba? Medyo against the light ah. Basta ito yung isa oh. Yan. Ang dilim. Ayan siya. And then, ito yung medyo malaki na. At wala pa akong ibang nakikita. Ayan. Pero madami na siyang ugat. Ayan. Naalala nyo guys, yung pinugot nating kalatea, peacock. Ito na. Meron ng bagong sulpot na dahon. At tinuso ko lang pala tong hoya kasi nalaglag doon sa pinag-anuhan ko, taniman ko. And then, ito yung propagation ko ng watermelon. Ayan. Ewan ko kung may ugat yan. Pero nung last na binunot ko siya, meron. Naibo ko nga kaya hindi ko sure kung tutuloy yan. And then, ito yung ating triestar. Wala pa akong nakikitang improvement or bagong suloy. Pero sana ay magkasuloy siya dyan. Hindi ko siya iibuin o hindi ko siya bubunutin dyan para if ever na merong pasuloy ay hindi natin maistorbo dyan. Ito naman yung ating doti kalatea. Wala pa rin akong nakikitang suloy sa kanya. Pero hindi rin natin yan iibuin kasi nasabi sa ako nung kapitbahay ko na nagganto din daw yung kanya. And then, after 2 months ay may sumibol na mga dahon. Medyo mabagal lang talaga. So, ayan. Ayan yung mga nakuha nating mga propagation or mga halaman doon sa mga paso ng ating mga halaman na nagtubuan doon. Yung ating mga borders dyan. Ayan. Buhay na sila. Ayan. Ito pala yung pinugot nating pink lipstick at saka itong isang aglonema na to. Ayan, siguro may mga ugat na yan. Ito nabuwasan ng dahon, nanilo kasi yung mga dahon, pero ayan o, nag-unfurl na tong isa. Ibig sabihin ay okay na siya dito. So, ayan. Tingnan nyo guys, napakaganda ng sunlight dito na nakukuha ng ating mga halaman. Ayan, morning sunlight lang at hindi gaanong tutok or hindi gaanong masakit kasi nga morning sunlight lang at ayan, pawala-wala, babalik yan.
Kaya okay na okay dito itong mga halaman natin kaya hindi ko na din sila inilabas. Ayan. Kaway-kaway guys, sa mga plantito at plantita na nagdidilig din ng hugas-bigas sa kanilang mga halaman kasi isa na ako dun guys. Kagaya nga ngayon, magluluto ako ng kanin at iniipon ko yung pinaghugasan ng bigas and then diretso dilig ko na sa aking mga halaman kasi guys, ang hugas bigas ay kapag pinatagal nyo or pinagpabukas nyo pa ay mapapanis din yung pinaghugasan ng bigas at hindi na maganda para sa ating mga halaman. Isa pa guys ay huwag nyo sasamahan ng butil ng bigas kapag nagdilig kayo kasi guguyamin or lalanggamin ang inyong mga halaman. Nga pala guys, inilabas ko itong mga potos ko dito kasi nag-uulan. Gusto ko silang mabusog ng rainwater bago ko sila ulit ibalik doon sa patio. Ayan, gumaganda naman siya dito or sila dito. Diba? Ayan. And guys, ang isa pa palang magandang pandilig sa ating mga halaman. Alam kong alam nyo na to pero share ko lang kung hindi alam ng iba. Ayan ay ang tubig ulan or rainwater. Maganda guys na nakakapag-ipon kayo ng rainwater para sa mga halaman nyo na hindi nauulanan. Maganda guys itong ipandilig para ng mga... para rin naulanan yung mga halaman nyo. Ayan, kagaya guys itong nasa aking propagation area. Itong mga na-propagate ko dito na pwede nang diligin ay didiligan ko ng rainwater para mukha din silang or parang naulanan din sila kahit meron silang bubong. Ayan. And maganda ito guys sa mga babago nyo palang tanim na halaman. Mas mabilis mag-uugat ang inyong mga propagation kapag ka rainwater palagi yung idinidilig nyo. So ayan, diligan na din natin itong mga to para mag-ugat sila. Ayan, halos lahat itong nasa table ay propagation ko. And then, nga pala, i-update ko kayo dito sa Adansonia ko kasi... inerekta ko na siya sa lupa. So, tingnan natin guys. Ayan siya. Medyo na lulusaw lang yung pinakang dahon niya. Normal naman yan guys sa mga napopropagate nating halaman. Talagang may times na nalulusawan ang dahon. May times naman na healthy yung mga halaman natin hanggang sa mag-ugat siya ng panibago. Pero at least hindi nalulusaw yung kanyang stem. Okay na yun. I-update ko naman kayo guys dun sa pinagputulan natin kasi may nasilip na ako dito. Ayan o. May suloy na siya dyan pero iisa lang yung inilabas niya. Hindi siya nakapagparami ng suloy pero at least may bago dyang pasuloy na dahon at may bago tayong aabangan. Kung okay na ba yung lalabas sa kanyang dahon kung hindi na kagaya nung natapkat natin na kulubot yung mga dahon niya. So, ayun lang guys for today's video. I hope na nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin ngayong araw. At don't forget to subscribe and click the notification bell pa rin para updated pa rin kayo sa mga bago kong ia-upload na video. Thank you guys and see you again on my next video. Bye!